Hi, I'm Vincent Villa and wala tayong ulan ngayon. Nakikita nyo, napakainit ako yung magiging bagnet. Anyway, kasama ko ngayon ang Hyundai Stargazer GLS Premium in Lipstick Red. Hindi yan ang official color name niya, pero yun ang itatawag ko kasi nakalimutan ko yung color name niya. Anyway, hindi review ang gagawin natin ngayon kasi nagawa na ni Martin and Stanley. Hindi rin tayo mag-food review dahil busog pa ako galing sa gig kagabi. Ang gagawin natin ngayon, aalamin natin kung ano ba ang masasabi dito ng isang potential new car owner. Kasi kaming mga nagre-review, syempre, medyo pare-pareho ng perspective namin sa coaching to. Pero titignan natin ano masasabi sa kanya ng isang potential car owner na alam mo yun, hindi naman hasang-hasa sa mga sasakyan. So yun, samahan nyo ako in this very exclusive and personalized test drive with the Hyundai Stargazer GLS Premium. So yun, susunduin muna natin yung tropa ko. Tropa eh, no? Here we go. Ma-pre-prevent kung ano man ang mga dapat ma-prevent. Paano ka na-uwi into thinking na it's time to buy a car? Kotse ba? Feel kotse na. Tara, tara na. Bayad? May lapel ka agad. Tara, pasok na. Oy, kasama natin ngayon ang aking good friend from the yester years, si Shari. Hello. So yun, no? Kasama natin ang Hyundai Stargazer. And ang gagawin natin, una, papakita ko sa'yo, hindi naman yung full set of features, pero yung mga something-something na gusto ko tungkol dito sa Stargazer para pag ikaw nang nag-drive, medyo naset na expectations mo. So, ang una is, ang throttle niya, hindi naman siya biglaan. So, pag inapakan mo siya, medyo gentle ang kanyang output. Tapos, parang yung bag mo, gentlewoman siya. Next, naipasok yun. Dito sa interior, alam ko, napansin mo agad, meron tayo dito ang very functional dashboard. Mm-hmm. Kasi ang dami niyang pockets hanggang sa likod nga nitong ano eh. Itong screen, pwede tayo maglagay kung, alam mo, yung sapilitan. Pero, ang dami nating pockets dito. Meron dito sa ilalim, na shelf, tapos meron dyan maliit sa may harap mo, and then meron pa tayong glove box. So ipapasa natin ang steering wheel dito kay Miss Sha para siya naman ang makapag-try. So okay, ganito pala feeling maging driving instructor. Here we go. So yan, dinadrive na ni Miss Sha ang Hyundai Stargazer. And para sa kalaman ng lahat, hindi naman ito ang kanyang first driving experience. Bilis nito ah, parang unting apakbo lang umaandar na. Oh, actually maganda yung ano nito, yung transmission niya. Yung transmission niya parang mas responsive compared sa others. Dali rin kumapit nung ano, yung brake. Pero hindi siya yung biglaan eh, di ba? Hindi, oo. Maganda yung ano niya. Tsaka alam mo, napansin ko dito, napakatahimik niya. Well, oo. Tapos, yung iba kasi, di ba, rinig mo pag binababahin sa lamin, di ba? Oo. Yung iba kasi kahit, ano, super close naman talaga, parang ang ingay pa din. May mga ganun eh. May mga specific cars na ganun talaga sila. Ito hindi. Parang ka lang nasa kwarto. Oo. Parang saan nasa tayo? Studio. Dito. Right. Ox, nag-signal. Good yes. Girl. Hindi pa ako pro. Nasa learning process pa din, pero carry naman na. Ngayong dinadrive mo tong Stargazer, yes. Ano pa yung mga una mong napansin? Ano? Sabi mo kanina yung ano niya, yung gas and yung brakes. Oo. Tsaka yung cabin, sabi mo, etong ano, steering wheels, maano siya, mabilis yung responsive. Parang hindi ka na masyadong gagalaw. Yun yung napansin ko. Pero hindi ka nabibigatan? Hindi. Hindi ka nahihirapan? Kasi, siguro, yung reference ko naman kasi, hindi lahat yun yung cars. Mm-hmm. So, parang feeling ko, ito, this one, very smooth yung pag-andar nung manibela. Ganon. Tapos parang, hindi na maraming ikot-ikot. Parang ang bilis ng sumunod. Mm-hmm. Ano ah,
coming from hindi naman magaling sa karto. Naka mabash ako. Tsari! May bashers! Exclusive siya ka kasi. Oo, baka mabash ako. Huwag nyo kayo bash. Wala po kong alam masyado sa sakyan. Doon pa tayo sa dulo. Tapos sabi nga ni siya, gusto niya yung cabin isolation dito sa Stargazer. Pero, share ko lang sa'yo, may iba pang advantage dito sa Stargazer. Kasi meron tong advanced safety features. Ano-ano yun? Kanina, nung nagpalit tayo, hindi mo nakita kasi nandito ka pa sa side na to. Pero nung binuksan ko yung pinto, may paparating na motor. Mm-mm. Tapos may lumabas dito sa screen na nakalagay, collision warning. Okay, so, nice. Meron kasi tong blind spot monitor. So, apparently, usable siya. Usually, usable siya on the road while driving. Nade-detect niya, no? Oo. So, kung mag-change ka ng lane, parang babasahin niya kung may mababangga ka ba ron. Mm-hmm. Tapos, nagulat. Well, ako, nagulat din ako. Na usable din siya kapag nagbubukas ng pinto. Which is very useful benefit kasi marami tayong pinupuntahan, di ba, na roadside lang. Mm-hmm. Tapos, magbababa tayo. Oo, minsan hindi mo kasi napapansin. Meron palang paparating. Oo. Para sa SM, di ba? Mm-mm. Pag nasa doon ka sa drop-off point, minsan may taxi mag-overtake sa iyo. Tapos magbubukas ka ng pinto. So maganda na may ganong additional feature dito sa Stargazer. Making you a star. Actually, useful din siya lalo na pag may mga bata kayo. Oo, lalo kasi, pag may diba, mga bata. Kasi 'di ba minsan yung mga bata, hindi sila ano, hindi pa sila sanay tumingin kaliwat kanan kung may paparating ba or ano, may matatamaan ba sila. Mm-hmm. So at least kung may ganyang klaseng feature, magkakaroon ng alert notification ano ba? Magkakaroon ng ganun no sa dito sa screen nga. Uh-oh. Sabi mo mape-prevent kung ano man ang mga dapat ma-prevent. Tsaka usable siya kasi for the rear, baka may magsabi dyan, meron namang child lock. Oo, meron child lock, pero minsan kasi yung scenarios nga, kahit adult yung nasa likod, usable pa rin yung ganong blind spot or collision warning system para, syempre, mahal kaya pinto. Oo, tsaka, aminin naman natin, minsan kasi may mga, like, yung mga motor, ganyan. Oo. Hindi inaasahan paparating sila. Hindi mo na nunotice. So at least yung ganung warning makakatulong sa iyo na hindi na rin maka-prevent na ng problem. In fairness ha, na ano ko na surprise ako, parang locks yung feels ng mga upuan. Locks. Oh, hindi, actually 'di ba sabi ko sa iyo kanina nung pagkita natin. Ang ganda nung ito interior tong dashboard. Uh-oh. Ano siya parang classy. Ganun, maganda yung dating niya. Hindi siya mukhang, minsan kasi may mga itsura na, alam mo yun, parang hindi akma dun sa price niya. Pero ang dating, parang, hindi ako magaling sa car, pero ito lang as an observant. As a single mom. Oo, observant na nag-grab, ganon. Minsan yung... Oo nga, no? Oo, minsan yung... Kasi naman, di ba, pag nag-grab ka, para halos lahat ng sasakyan, may experience mo na, hindi mo na kailangan magpunta-punta sa mga showroom. So, yung iba kasi, parang very plastic. Mm-hmm. Yung dating ha, hindi yung person. Charing! Hindi yung ano, yung dating nung loob nung car, Marte, parang... No? Sorry, parang sobrang plastic nung dashboard, yung ganito. Ito, parang ang ganda nung ano niya, nung ano bang tawag dito, yung sa appearance, design, maganda siya. Hindi mo aakalain so, na... So hindi siya mukhang plastic sa'yo? Hindi. Mukha siyang ano, mukha siyang mga cars na, you know, lumilevel siya. Mm-hmm. Parang ganun. What about yung ano? Yung ride comfort nga. Ride comfort, makakatulog ako nito hanggang LU eh. Masarap yung upuan niya, malambot. Oh, actually. Kasi yung ibang mga... Sige, describe mo na. Yung ibang mga upuan, di ba, leather naman siya, pero parang masyadong manipis. Ah, yung foam. Ito, hindi. Parang ano siya, malambot na... Hindi tinipid sa phone. Mm-hmm. Parang naman. Ganun. Parang ganun yung hindi ko siya kayang i-describe kung paano yung term sa motoring. May isa ka pa sinabi sa akin kanina, share mo sa kanila. Yung na-elips ka dito sa interior ng Stargazer. Oh. Sobrang babaw for me ah. Baka hindi ko sure kung ano, ganun din yung ma-feel nyo. Pero na-appreciate ko yung
ano niya, yung touchscreen na, ano bang tawag dyan? Pad or... yung touchscreen mismo, ang tinutukoy kasi niya, yung finish ng touchscreen. Correct, oo. Kasi usually, yung mga, hindi na tayo mag-name drop, pero yung mga iba kasi, di ba, parang naka-tablet form siya. Uh-oh. Tapos yung tablet form niya, yung parang... Sorry to say this, pero parang yung mga nabibili na murang tablet na mga brands na, alam niyo na yon, hindi ko na siya i-specify, parang sobrang plastic yung dating. Ito kasi yung dito sa Hyundai, ang maganda sa kanya, matte siya, tapos hindi siya parang naka-antay ano siya, fingerprint. Hindi, 'di ba? Tapos parang kahit i-glide mo siya or i-navigate mo din siya. Ang ganda ng feels niya, very luxe din. Yung sa iba kasi na nakikita niyo naman yung sa mga nire-review namin, mukha siyang isang buong tablet unit na sinalpak sa dashboard. Correct. Yun yung sinasabi niya. Ito kasi dito sa Stargazer, para siyang integrated into the dashboard itself. Hindi siya mukhang sinalpak lang. Parang ginawa siya with the dashboard in mind. So, maganda yung integration niya. Tapos yun nga, sinasabi niya yung finish. Kasi usually mga touchscreen naka-glossy finish, di ba? Kaya pag nakikita nyo, sinushoot namin, minsan may fingerprints or maraming wipe marks. Pero dito, dahil matte siya, mahirap siyang magka-fingerprint unless sobrang oily ng daliri mo. So apart from the touchscreen, ano pa yung nagustuhan mo dito sa Stargazer? At ano ah, yung parang biglaan mo lang nakita na gusto mo siya? Ano, hindi ko alam kung big deal ba to sa inyo or hindi, pero yung parang makeshift table dun sa likod. Kasi since ako, may mga anak na ako, di ba usually, pag yung mga kids, pag kakain na, or kumakain habang nagbabiyahe, hanap ng hanap ng mami, pengin patungan, pengin lagayan ng ganito, ganyan. Talaga? Ganyan. Sa biyahe? Oo. So, natuwa ako, meron gano'n na parang maliit na table. Tapos meron na rin siyang lagayan ng... Oo, may butas siya for cup, no? As apart from yung mga lagayan ng drink sa gilid. Cup holder pala yun, sa gilid. Yun, meron din. Though isa lang siya, pero useful yun ha. Kesa dun sa totally wala. Tapos diba yung food, pag bumabiyahe ka, parang nasa lap mo lang, ganyan. Tapos prone to tapon or whatever, kung anong pwedeng mangyari, magsispill, ganyan. Oh, tapos pag yung anak mo makulit, no, gustong drive-thru spaghetti, ganon. Hindi, actually, dito sa harap, pwede yan. Medyo makeshift na to. Actually, so, may comment nga ako dyan. Ano? Yung itong ano ba yung tawag dyan? Parang... Well, parang ano siya. So, ito yung ano, ang tinutukoy niya itong shelf sa may dashboard sa passenger side kasi meron siyang medyo generous space para maglagay ka ng kung ano-ano. So parang ito na yung table mo kung ikaw ay nandito sa front row. Pwede kang maglagay ng laptop doon, Kasha. Oh, sabi mo nga no, parang pwede mag-work. Pwede ka na mag-work from home dito. Ito na talaga lahat. Okay, so yun muna ngayon, no. Tapos ang gagawin natin, papakita ko muna sa iyo iba pa specs nitong Stargazer and syempre, kakain tayo. Yes. And after that, sabi mo, mag-grocery ka pa, di ba? Correct. So, gamitin na rin natin to kasi user tayo After driving around, tapos pinadrive ko sa kanya mismo yung Hyundai Stargazer. And nag-grocery pa kami. Nandito na kami ngayon sa Deja Brew in Quezon City to eat and to talk more about the car and life in general. Nax, life in general. Mm. Actually, talk show host talaga ako. So, baka lang hindi ka sanay. Yung intro mo, pasok dun sa subo, no? Oh. Ako actually yung totoong Tito Boy. Mm-mm. Anyway, paano ka nauwi into thinking na it's time to buy a car? Ano kasi, number one, nung after nung pandemic, hindi naman tapos na yung pandemic, di ba? Sobrang hirap nang mag-commute. Tapos, during the pandemic, nasanay na din ako na nag-grab lang. Kasi di ba, for safety, wala ka masyadong nakakahalubilo, ganyan. Tapos nagsabi na sa amin na return to work na, parang mas kino-consider ko na lang na umasok ng nakasakyan kasi nga parang mas safe.
tsaka lumalaki na rin kasi yung mga kids. Tapos parang feeling ko mas convenient na meron ka talagang sariling ano, sasakyan. Pag lalo na pag umaalis, ang hirap kasing ano, mag-commute din ng may kasamang kids. So yun, nung ano, nung naisip mo na kukuha ka na ng kotse, ano yung parang mga considerations or naisip, mga hinahanap mo sa isang sasakyan? Since ano, yung car naman is gagamitin lang mainly for city driving lang. Syempre maganda yung fuel efficient. Mm. Lalo na pang work tas pang sa mga kids, 'di ba? So maganda 'yon. Dati, hindi ko talaga kinoconsider kumuha ng malaki na sasakyan. Maliit lang sana kasi tatlo lang naman kami. So parang sa akin, okay na yun. Pero parang ngayon kasi, naisip ko, parang mas okay din yung medyo, kung halimbawa, ganyan na, 7-seater. Kasi yung mga kapatid ko, lagi ko silang kasama tuwing umaalis. So kailangan ko din siyang i-consider yun, pag bibili. Yun ding ano siguro yung space, hindi ko alam ko anong tawag doon, pero kung yung space nung sasakyan sa likod, yung cargo area, oo yun, kasi minsan pag may yun nga, pag may kids, ang dami mo kailangan mga dali-dali na kung ano-ano. Ah, sabagay. So basically practical na sasakyan para sa inyo, no? So tsaka nasabi mo nga yung typical Filipino mentality na hindi lang itong immediate family ko eh, kasama mo ang kapatid. Oo. Kasi yun nga, lagi silang kasama pag umalis. Kamusta naman tong Stargazer sa'yo? Kasi yun nga, kung sa ang hinahanap mo initially was a small car, pero nakapag-try ka rin ng ibang MPV. Tapos ngayon, nag-drive mo yung Stargazer. Kamusta siya? Parang ano lang siya, yung size niya, nung mismong car, sakto lang pala. Kasi parang dati, feeling ko, pag yung mga MPV, super laki niya na. Kung onti lang kayo, parang feeling ko, super laki niya na. Pero now, na alam mo yun, first hand, na-try ko, and na, medyo matagal ko nakasama yung shuttle. As in, one day ko siyang kasama. Oh. Parang I realized na sakto lang pala yung size niya for a small family. Tapos now, hindi pala natin na pag-usapan kanina, pero I figured out na meron palang wireless charging. Ah, okay din siya, especially if yung phone mo is compatible. Parang pag sobrang ano lang, emergency na, meron kang gano'n. Tapos let's say wala kang cord. Oo. Magandang feature yun. Tsaka lalo, yung feature na yun, dumarating kahit sa mga Android na mas mura eh. Malaking bagay yun. Tsaka yung ano, yung sinabi mo, yung finish ng touchscreen. Oo, yun. Yung matte finish na hindi mo usually makikita sa mga ibang price point. Ay, ano mo yun? Yung same price point na na ganung klase ng sasakyan. Oh. And then yung mga small details like yung makeshift table, 'di ba? Nabanggit ko 'yon. Sabi ko parang ano siya, maganda yung efficient siya na meron kang ganung extra small space para pag gusto mong kumain, ganyan. Oh. And then yung ano, nabanggit na ba yung sa na-adjust na yung seat, 'di ba? Mm. Magandang feature 'yun kasi nga 'di ba yung iba na wala naman silang adjustment. Ma-stay ka lang na kung ano lang yung ano level nung seat. Lang. I remember, meron pa palang hindi nabanggit na feature yung sa may compartment. Parang merong sa cargo area. Sa cargo area, meron din parang small compartment na cute siya eh, parang may para siyang organizer, no? May divider siyang dalawa. Pwede mo nang ilagyan siya ng mga shoes or other things na hindi gagalaw-galaw sa likod. At hindi siya makaka-affect dun sa ibang gamit. So ikaw ba? Ngayong ano, nagbabala kang bumili. Nasa ang side ka? Nandun ka ba sa side na bilihin mo na yung kaya mo ngayon? Or mag-ipon ka na for a bigger car? Iniisip ko, parang mas okay na lang na bumili ngayon ng bigger car. Kasi mag-save na lang ako para sa mas malaki. Dahil hindi naman din guarantee na eventually makakabili pa ulit ako ng second car. So, mas okay na sa akin na yung mas malaki para syempre marami din makakasakay, magagamit ng family ko. Hindi lang namin na tatlo, pati yung mga sisters ko, masasama ko sila. Parang mas ano yun, mas convenient para sa akin. Mas gugustuhin mo nang mag-save for a bigger car. Gets? Ako personally, sa akin lang to, hindi ko naman kailangan na second car. Parang okay na muna ako na siya lang. Lalo na maliit na family lang naman kami.
So, you know, last question na lang para makakain ako ng burger ko. Kasi nalalamig na. Lumig na ka, anong kanin? Tumigas na yun. Oh, sorry. So, you know, tingin mo, how can the Hyundai Stargazer work for you and your kids and your family? I think number one, mawawala na yung mga complications sa pag-grab. Kasi syempre, mawawala na yung booking time, yung hassle pag halimbawa, hindi maganda yung panahon, tapos wala kang mabook, hindi ka makauwi agad, di ba? Ganon. Mas oo. Mapapadali talaga yung buhay mo pag meron kang... Kasi sinasabi ng iba, no, na parang pag nag-grab ka, hindi naman commute yun kasi yes. Hindi ka naman palipat-lipat ng sakay. Pero kasi nandun pa rin yung hassle na, alam mo yun, nandun ka sa SM North, umuulan, hindi ka makauwi. Oo. Ano pa? Siyempre, yung mga kids, lumalaki sila. Pag lumalaki, ang dami pang lalong mga gamit na kailangan mga, alam mo yun, dalin-dalin pag umaalis or halimbawa yung mga school activities. So, ano yun, malaking tulong yung meron kang... Lalo pag yung mga foundation day, buwan ng wika, costume. Oo, yung mga UN month, di ba? Yung mga United Nations. So, ang daming kailangang mga dali na gamit. And then, mas maganda yon yung meron kang spacious na trunk. Hindi ka na makahassle. Hindi yung lahat, bit-bit mo, di ba? Kaliwat kanan. Tapos, isa pa doon. Lalo pag yung mga costume, yung mga headwear na gano'n, no? Oo. meron kang dalang sariling backdrop, di ba? Ganun. Ang hirap-hirap nun. Feeling ko, isa pang magandang, benefit. Kasi, ang hilig namin umalis ng mga, hindi naman totally travel, pero yung mag-intercity, ganyan, para magpasyal-pasyal. Sabagay, inayon niya ako dati mag-antipolo, eh, no? Oo, random yung mga ganun. Lang. Or, lately, kasi gusto namin ng mga magdagat-dagat. So, di ba, parang anytime na gusto mong umalis, na na-feel mo like na magpahinga outside city din, meron kang magagamit na car. It was very convenient. True nga naman. Okay, so yun, no? Kakain muna kami and hahatid ko sila kasi pagod na yung kids. Gusto niya ng ibang corn babe. Gusto natin yung Del Mondo. So, ayun. See you again. Okay. Thank you. Ako na magbubuhat ng groceries niya. So that's it for this PhilCoche special feature with the Hyundai Stargazer. Tulad nga ng lagi namin sinasabi sa inyo, kailangan nyo mag-test drive ang sasakyan para mas malaman nyo kung bagay ba ito para sa inyo. Tulad nga nung nangyari kay siya, di ba, kinoconsider lang niya, isa smaller car, pero nung nakadrive na siya ng mas malaki, na-realize niya na parang mas kailangan ko na to. So kahit ang budget niya ay for a small car lang, napapaisip na siya ngayon kung dapat bang mag-iintay na lang ako at mag-ipon for a bigger car. Kasi tulad nga na sabi niya kanina, hindi naman niya ini-aim na i-resell agad yung kotse at magpalit agad after 5 years. So you know, if you want to see more Hyundai cars, you can go to philcoche.com or go to Hyundai Motor Philippines website. I'm your host Vincent Villa at tulad ng sinasabi namin sa inyo, like, subscribe, follow, share nyo sa GC ang mga videos namin. So I'll see you in the next video. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? PhilCoche na!